Hi guys! So welcome back again to my YouTube channel or welcome back again sa akin sa YouTube channel ko. Alam ko naman na matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload ng videos and we all know na December is a busy month. And hindi ko alam, pero parang ang dami kasing ginagawa sa December. May inaasikaso, ganyan. Kaya hindi din ako nakapag-upload ng video. Isa lang rin concern ko is, nagpa-dentista kasi ako this month. And yung dentista ko is nilagyan ako ng dalawang bracket sa likod ng ipin ko sa upper teeth. And found it parang nakakagulo. Lalo na nung unang lagay ito, sobrang sakit. And hindi ako makakain ng maayos. Ganun yung nangyayari. And nahihirapan lang rin ako magsalita nun kasi may singaw. Parang bulol yung salita ko nun sa sa T, ganyan. Ewan ko kung ngayon ha, kasi natanggal yung isa. And good thing, kasi makapag-cover na ulit ako, makapag-vlog na ulit ako ng maayos. And I think it's also bad thing, kasi sa dentista ko, papagalitan na naman ako, ibayad na naman, hindi na malas-malas. Pero I believe na hindi naman niya papabayad, kasi Pasko naman, diba Doc? Pero wala naman akong balak i-abandon na tong channel na to, or mag-stop ng pag-vlog, kasi I found it enjoying. Kasi someday, alam ko na kapag may gusto kang balikan, memories, halimbawa may vlog ka together with your loved ones, your families, friends, tropas, and whatever, whoever it is, interesting, di ba? Kasi may mababalikan din ka. Mag-vlog na rin kayo, char. For today's vlog, ano nga ba ang topic ko? I-share ko sa inyo kung paano magtanggal ng watermark sa favorite nating app, which is the KineMaster app. Yeah! Doon ko naman na, as a first-timer na mag-YouTube or sa mga first-timer YouTubers dyan, kagaya ko, sikat na sikat nga naman ang KineMaster app na gamitin kasi marami siyang features na magaganda. Kaso lang may bayad. Pagtatanggalin mo yung watermark, kailangan magbayad ka. Nag-search ako kung paano tanggalin yun ng walang bayad. Practical lang. Fortunately, may nakita akong hack. And ito na nga, i-share ko nga sa inyo guys. Kasi may mga napapansin din ako, may mga napapanood akong videos na may gumagamit pa rin ng editing app na struggle pa rin sa watermark. Advantage lang din ito is hindi ka mag-i-install ng kahit na anong app. Worry din natin yun eh, na kapag nag-install tayo ng app or website, diba, isang concern natin is yung virus on your phones natin. Hindi ko naman sinasabi na may virus kapag nag-install kayo through website. Pero yun, mabuti na rin safe. I found it very helpful kasi nung una ayoko itong gawin kasi parang kamabago yung quality. So, parang hindi ako nag-take ng risk nun. Wala na akong choice kasi nag-install din ako nun eh. Pero hindi siya nag-work sa phone ko. Kasi yun nga, may mga kinoconsider din na ibang bagay. Hack na lang tayo. Doon lang tayo sa hack. Mas madali pa to guys. Mas mabili. Ang kailangan nyo lang dito is syempre, meron kayong KineMaster app. And meron din kayong video link para pwede siya sa Android and pwede din siya sa iOS. So, sundan niyo na lang tong demo ko. May ipipresent akong demo. Watch and learn na lang. So first of all, of course, we're gonna open the KineMaster app. And may mapapansin kayong advertisement na lumabas. Disregard niyo lang yan. And may mapapansin kayo sa upper right corner na continue to app na KineMaster. And pag may nag-pop up na ganyan, is just i-X niyo lang. And may makikita kayong tatlong button. Dun sa may media button, yun yung i-click nyo, yun nasa middle. And this time, we're gonna select a right ratio for the video that you're going to edit. For example, is sa YouTube. And may magpa-pop up na KineMaster would like to access your photos. Click the select more photos and then done. And the media, of course. Meron kayong makikita ang dalawang section na nakalagay is video and photo. Dun tayo sa photo. And dun tayo banda sa may KineMaster, yung my favorites and my images. Click the images. This time, mamimili tayo ng background. And I must suggest na light background ang pipiliin nyo. I will explain later kung bakit. But I'm gonna pick this one. For example, yan. Peach color. And after nyo mag-pick ng background, we're gonna add the video na gusto nating i-edit. Click nyo lang yung layer and meron kayong makikitang gallery. And sa video section, click nyo lang yung all.
And for example, ito yung video na gusto kong i-edit, ganyan yung kalalabasan niya. And then, ang pinakagagawin nyo lang dito is i-move nyo yung video nyo. Yan. I-ano nyo lang siya. I-resize nyo lang siya hanggat sa hindi siya lalagpas dito sa may watermark. Yan. For example is, ayan. Ayan, and I'm done. Tapos, itong background natin is i-move lang natin hanggang sa matapos yung video na gusto nating i-edit. So, magiging ganyan yung kalalabasan niya. I-play natin. So, after nyo mag-edit, Camera Lu, i-save na natin or i-export. Click export. And then, skip nyo lang yan. And nag-export na siya. As you can see, after nitong mag-export, of course, napunta na siya sa gallery where you're going to open the iMovie app. Add lang tayo ng new project or new movie. Click natin yung gusto nating i-create. And this time, yan na yung video na ginawa natin dun sa KineMaster. Click nyo lang yung video sa baba. Then, may mapapansin kayong zoom sign. Yan, kung makikita nyo, click nyo lang yon. May makikita kayo na pinch to zoom, ipipinch nyo lang. Ayan, so yun yung purpose kung bakit ko kayo pinapipili kanina ng lighter background para mas makita nyo yung lines kung hanggang saan nyo lang siya i-zoom. Huwag kayong mag-alala, proven and tested ko na yan na hindi magbabago yung quality, hindi siya magiging pixelated. E kung gusto nyong makita, yun yung video ko na last upload, cover ng Here, Then, and Everywhere. Yun yun. Napansin ko rin na hindi nagbago yung quality ng video. Pinanood ko siya sa laptop and everywhere. And hindi siya nagbago. This hack will be very useful para sa ating mga nag-e-edit ng video. Of course, no watermark. So, play na natin. Click the done and export it or save the video. And then we're done. Check nyo lang sa gallery nyo kung na-upload ba siya. And yun, nagawa ko. Yan. And now, makakapag-upload tayo ng video na walang watermarks. So, for Android users, no, pwede naman ang video leap. Click nyo lang yung add sign. Then, of course, yung video na in-edit natin sa My KineMaster, yun yung i-add natin. Yan. So, this time, sa app na ito, is wala tayong pipindutin na kahit na anong zoom, pinch to zoom, na ganun. Dito is direct na. So, click the video sa ilalim. And sa screen mismo, dun mo siya i-zoom hanggat doon sa line na gusto mong hanggat sa mawala yung background. Yan. So, so after yung mag-edit, export na lang, then save. And check the gallery kung ganun nga na na-zoom siya ng desired nyong size. And we're done! No watermarks at all. Ayan, so sana may natutunan kayo sa dinemo ko. Kung meron man kayong tanong, feel free to comment and sasagutin ko siya. Mga families, friends, loved ones na gusto nyong ipagawa sa mga future vlogs, feel free to comment din kasi alam nyo naman, malakas kayo sa akin. So, shout out to you, Reynaldo Cababaw Beltran. Ano pa, may nakalimutan pa ba ako? Complete name na yan na. Or Ado na lang. Shout out to you, Ado. Sabi niya kasi pang Christmas na lang daw. So, shout out sa'yo ah, bonggang bongga. Merry Christmas sa lahat and Happy New Year. Have a blissful New Year. And
sana yung mga New Year's resolutions nyo ay sundin nyo naman. Gaya ng pagda-diet, ako sabi ko magda-diet ako next year and sana, diba, gawin ko naman kasi anong year na. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Char.